My name is Mark Sultan Gersava, and I'm the founder and chief executive farmer of Bambuhay, a Philippine social enterprise with a mission to make the world a greener place as well as to help farmers out of poverty. Climate change and poverty are two prevalent social issues in the Philippines, so I found a creative solution to tackle both issues at the same time. To date, I have helped hundreds of local farmers and their families and sold nearly 500,000 eco-friendly products by simply using bamboo, which is made more resilient than other crops. Curious about how I'm trying to change the world with bamboo? This is my story. Maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin ng interview na to. Maaari po ba naming malaman kung bakit niyo po gusto ibahagi ang inyong kwento sa ating global audience at sa buong mundo? Ang kwento kasi ng Bambuhay is magiging inspirasyon, okay, para sa mga kabataan, especially doon sa mga mahihirap na nating kababayang Pilipino, para mangarap in order na mawala sila sa kahirapan. So yung Bambuhay po, tinatakal niya po yung poverty, tsaka po may side din ng environment, which is climate change naman po. Yes, kasi nga, like in our principle with Bambuhay, if we are going to have a prosperous community, we need to have a harmony with nature. So dapat lagi siyang nakakonekta yung kabuhayan at yung ating kapaligiran. Bakit po Bambuhay? So Bambuhay, nanggaling kasi siya sa salitang bamboo, hanap buhay or livelihood, habang buhay or sustainability, buhay or life, and mabuhay symbolize the Philippines. Ano po yung position niyo sa Bambuhay? I am the founder. At the same time, tinawag ko yung sarili ko as a chief executive farmer instead of a CEO. Kasi naniniwala ako, the people na dapat tinatawag nating executive is the farmers. Kasi sila yung bumubuhay sa atin. Kung wala yung farmers, basically, wala tayong makain. Ayaw naming i-treat yung mga farmers as just as a worker or just a farmers, but we treat them as our partner. Sa tingin niyo po, gaano po kalala yung with regard sa climate change sa Pilipinas po? Tsaka yung kahirapan na. Okay, so number one in terms of climate change, like in terms of, number one is deforestation. So ngayon yung Pilipinas, only 18% na lang yung naiwan natin na kagubatan. At number two is plastic pollution. So, root cause din. At yun na nga, sa deforestation, ang isa sa pinakamalaking contribution din pala natin is slash and burn farming, which is compromise of 34% yung contribution niya dun sa deforestation. So, isa ding root cause nun is kahirapan. Yung Bambuhay po, sa tingin nyo, paano niya na-address tong issue na to, yung climate change ka poverty? Paano pong nakatulong? Okay, so yung naging solution namin dito is number one is we utilize bamboo. Okay, so why bamboo? So bamboo is the fastest growing plant in the planet. Mm-hmm. And also bamboo, it captures more carbon dioxide than any other plant. And also you are just going to plant it once and grow for life. So within that, there is really a very good opportunity, ang ganda ng oportunidad ng bamboo in order to bring back our forest. Through bamboo. So ngayon po nakikita ko po talaga kung bakit bamboo po yung talagang yes. Pinili nyo at bakit po bamboo yung product yes. Nyo. Pwede nyo po ba sa amin sabihin kung ano po yung mga bamboo products? Yun, so last 2017 we launched the reusable bamboo straw. So this is the only scientifically studied bamboo straw in the Philippines. Coming soon, so ilo-launch na namin yung mga different product line namin. So next year we are going to launch the bamboo toothbrush. So what's unique with this bamboo toothbrush is it was processed using carbonization. So meaning no chemicals. It's just using heat. Yes. Paano niyo po nasimulan yung Bambuhay? So sinimulan ko siya way back 2017. I think kailangan natin ng holistic approach na mananatili yung mga kabataan doon. So that's why kailangan nating mag-provide ng livelihood. Ilan na po yung natulungan yung mga farmers? So we started around 352 families, but on the process yung ibang community is on the stage of community development. So yung na out of poverty talaga namin, meaning nawala sa kahirapan in 2 years. So, nagkaroon kami ng around 52 families of farmers out of poverty.
So, kayo, farmer po kayo sa Bambuhay? Ako po ang head production po dyan sa loob po. So, kuya, ito po, ano po to? Puro mga bamboo po ba dito? Yes, ma'am, mga bamboo seedlings po. Gano'n na po sila kalaki? Kailan lang po mga siya? 3 months pa lang po siya. So, araw-araw po ba, paano niyo po siya inaalagaan? Ano yan, ma'am? Everyday po, kailangan po siyang diligan para po hindi masaktan po yung ugat. So, malaki po talagang naitulong ng Bambuhay tsaka malaki ni po, Sir kasi Mark po, sa inyo. Opo, kasi po siya ang tumulong sa akin para mapag-aral ko yung mga bata. Ano po ba yung buhay niyo nung wala pa yung Bambuhay at Sisi? Napakahirap, ma'am, kasi po yung magtatanim ka ng palay sa araw, pagdating po sa gabi, lulusong ka po sa ilog para lang po manghuli ng isda at ipabenta ko po sa kasama ko para may pandagdag po kami sa budget kasi nga po 150 lang po kasi ang rate po nung 2017 po. May mga panahon ba na talagang walang-wala kayo dahil nga nung wala pa yung Bambuhay? Ano opo, po yung ginagawa? Nadanas po namin, nasubukan rin po namin hindi kumain sa loob ng isang araw. Kasi nga po halos wala pong, sa tulad ko po na wala naman pong natapos na pag-aaral. Ang tanging naisip ko na lang po kundi mang-oriente po ng isda sa madaling araw. Habang yun po sa umaga, nagpag-trabaho po kami sa bukid, magtabas ng mais. Pagtapos po yung trabaho dito sa bukid, nagpapasok po kami sa contraction po. Kahit napakahirap po, ginagawa pa rin po namin para po sa mga bata. Ilan po ba yung anak mo? Di ba, dalawa po yung hindi ko po, una niyang anak sa asawa niya. Ako po ang nagpapaaral po nung mula nung maliit po sila. So nabanggit niyo po, ang dami niyo po palang trabaho. Nangingisda po kayo, construction, apo. Tapos po sa farm. Apo. Paano niyo po pagkakasya yung araw niyo po? So parang wala po ba kayong pahinga ng mga panahon? Wala po talagang pahinga, ma'am. Kasi nga po, kung magpapahinga po kayo, wala rin po kayong kakainin. Laking pasalamat po nung dumating po sa amin si Sir Mark. Talagang nagpapasalamat po ako ng malaki dahil sa kanya natuto po kami. Lalo na po ako. Ano po nakita niyo na sa hinaharap kasamang Bambuhay? Saan niyo po nakikita patungo? Nakikita niyo po ba na dadami pa ang magtatangkilik sa mga bamboo straw? Dadami, ma'am. Kasi nga po, lalo na po ngayon, pinagbabawal na po ang mga plastic. Sa akin lang po, sa tingin ko po, malalagdagan pa po ang production ng Bambuhay. Sa tingin ko din po, si Sir Mark din po, nagpapasalamat din po sa inyo. Kasi nga, ang dami niyo rin po natulong sa Bambuhay. Hindi naman. Tas, pero kuya, sabi nga, pag wala nga po kayo, wala din po yung Bambuhay. Parang hindi siya mabubuhay kung wala ang mga taong katulad. Na-mention nyo nga po, passionate po kayo na ma-alleviate yung poverty, yes. Makatulong sa mga farmers. Yung sa environment po, saan po nanggagaling passion nyo? I'm an environmentalist, I can say, since kabataan ko. During my elementary days, that's the pinakamahirap na parte ng buhay namin, na kung saan in a week, masaya na kami if makakain kami ng isang meal with rice. And the rest is kung ano lang yung makita namin sa environment, like kangkong, banana, prutas, o kung ano-ano man na makikita namin, yun lang yung kinakain namin every day in order to survive. Kaya nga po, malapit sa inyong puso yung mga farmers, yeah. Kasi kayo, naging farmer din. Yes. At naranasan nyo din po kung paano ang mga ginagawa yeah. nila. Pwede nyo po ba ikwento no? So, yun, daily struggle, like everyday, bago kami pumasok ng school, is kailangan ko munang magpastol ng kalabaw. Then after that, kukunin ko in the afternoon. And then during the weekends, pupunta ulit kami sa farm para magdamo. So kung ano na lang yung mga gawain doon sa loob ng doon sa farm in order for us to survive. So being a farmer, it's really a struggle, a daily survival. May point po ba na gusto niyo nang sumuko? Yes, like December 2017, napag-iisipan ko nga na gusto ko nang sumuko kasi ang hirap eh. Ang hirap i-convince ng mga kliyente na kailangan na itigil na natin yung plastic pollution. Then
yung mga ano na to is nakakatulong sa mga mahihirap. So ang hirap nung part na yon. So like in our first 3 months of operation, we have just around 161 pesos na sales. So ang konti lang at ilan lang yung tumanggap doon sa mga sa sinend namin ng mga letter doon sa mga kumpanya to take an action. Ngayon po na, yun nga, kayo po isang chief executive farmer ng Bambuhay sa lahat ng mga na-share nyo sa amin. Ano po ba yung nakikita nyong goal ni Bambuhay sa future? We launched already the 1 Billion 2030 Challenge. So, it is our goal with our partners is to plant 1 billion sapling or seedling of bamboo by 2030 in order to mitigate the effect of climate change. For next year, what is the goal? So, the goal for next year is we are going to open 3 new production facility and to impact at least 1,000 families of farmers out of poverty. For the ordinary people, what are your tips on how they can help the environment? So I think simple way is number one is if you can't refuse, like for example with the plastic straws, any single use products, try to reuse. Kung titingnan kasi natin yung nangyayari kasi sa mundo, like for example we have the plastic straw, then replace ng paper straw. So natuwa tayo. But if we can see this, is this a concrete solution? It's not a solution. Kasi yung pag-produce ng single-use paper straw is mas mataas yung carbon emission compared to the plastic. So meaning, we need to go to a more concrete solution, which is go for reusable and go for renewable products. So that's why we are advocating bamboo. It's because bamboo is a renewable product. May gusto po ba kayong mensahe sa lahat ng mga manunood natin tukol nga dyan? Huwag na tayong magbulag-bulagan. Alam naman natin kung ano yung nangyayari sa ating kapaligiran. Na-experience na natin ang Bagyong Yolanda, Bagyong Sindong, at marami pang malalakas na bagyo dito sa Pilipinas na hindi natin na-experience dati. So kailangan na nating baguhin kung paano natin itrato, okay, yung ating kapaligiran, kung paano natin gamitin yung mga resources natin. Kasi sa susunod, at the end of the day, tayong mga Pilipino yung apektado dito. Tayong mga mahihirap sila yung pinaka-apektado dito. Yung mga mayayaman natin dito, they can easily get out in our country para lang para iwasan tong mga kalamidad na ating na-experience. So may nabalitaan ba tayo? Wala naman tayong nabalitaan na yung mga mayayaman ay nabaha, yung mga mayayaman ay nabagyo or namatayan dahil sa mga natural calamity. Halos lahat nakikita natin is yung mga kababayan natin. So it's time to wake up. Kailangan nating magising. Kailangan na nating tigilan yung pagkakaingin. Kailangan na nating tigilan yung illegal logging. At kailangan na nating tigilan yung pagtatapon ng mga basura na kung saan-saan lang. Kasi tayong lahat din ang maapektuhan ng mga pangyayaring ito. And of course, to the world, hopefully you are with us, okay, in this battle, especially in terms of addressing the plastic pollution. It's not just the Philippines, but the whole world. Everywhere, the plastic pollution is one of the biggest issue. And we need to address, we need to join hand in hand as a human being in order to save our planet from destruction.